Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa tulong ng Facebook, lumawak at yumabong ang isa na namang investment scam. Aabot sa 100,000 piso ang natangay sa mahigit 100 tao. Eh, doble kita pa naman ang ipangako eh. Eh yun pala, modus na pala yun sa panluloko. Kaya ingat lang mga kapuso at basta tayo pasisilaw, lalo na't ayon sa NBI, tuloy ang operasyon ng kumpanyang niya na binago lang daw ang itsura at pangalan ng kanilang website. Naloko na. Nakatutok si JP Soriano. Ingat, ingat. Sising-sisi ang negosyanteng si George, di niya tunay na pangalan. Nang malamang hindi na mababawi ang halos 2 milyong pisong inilagak sa kumpanyang Upwarm Limited Corporation. Sa Facebook lang niya nakita ang kumpanya. Naengganyo daw siya sa pangako nitong dobleng kita. Palang nasilaw din ako sa kitaan na pinangangako doon sa website na within a couple of days or months lang, almost double your money scheme. Ang modus daw ng Upwork, magpakalat ng ads kung saan sinasabi nilang earn without recruiting and selling. Ganito nga ang makikita sa Facebook account ng Upwork na hanggang ngayon ay aktibo pa rin. Dito makikita ang mga litrato ng iba't ibang produkto gaya ng sabon, food supplements at pabango. Makikita rin ang earning scheme ng mga investor. Halimbawa, kapag naglagak ng higit 4,000 pesos na kapital, 900 pesos ang kita. Kapag nag-invest ng 61,000 pesos, hanggang 46,000 pesos agad ang tubo. Dahil di biro ang laki ng 2 million pesos na ininvest ni George, sinadya pa raw siya ng presidente ng Upwarm na si Rodolfo Miranda. Pero nang kukunin na raw niya ang pangakong tubo ng kanyang pera. Nung tinawagan ko si Rodolfo Miranda, ang sabi niya sa akin, wala muna daw akong makukuha. So that's the time na nagtaka na ako. Kaya humingi na ng tulong sa NBI si George. Sabi ng NBI, hindi lang si George kundi mahigit 100 pa ang nabiktima ng Upwarm. Aabot daw sa 100 million pesos ang halaga ng nakuha sa mga biktima dahil bukod sa investment, may membership fee pa. Ang pangako, it's 1499, kikita siya ng 6,000 within 1 month. Tapos ang payout daw, every 2 weeks. Tapos kumalat yan sa mga group messages sa Facebook. Siguro may ilan muna na pinakita. Tapos nag-convince ng iba noong kumikita na sila. Tulad ng karamihan sa mga pyramiding scam, noong una, kumikita raw ang ibang nag-invest. Pero nang lumago na raw ang kumpanya, doon na natigil ang bayaran. Unlimited eh. Kahit ilan, pwede mong, kahit 1 milyong slots, pwede mong bilhin sa kanila. Yun ang ginawa lang. Yun ang ginawa, oo. Kaya biglang lumaki yung yung operations nila. Sa opisina ng Upwarm sa Tarlac City, mga galit na mga biktima umano ng kumpanya ang aming inabutan. Sarado na rin ang tanggapan. Ayon kay Eric Carion, kumita raw siya ng kaunti kaya lalong nainganyo. Nag-start kaming invest dyan, 9-2. Yung 9-2 yun, balit itong code. Itong codes po yun eh. Three active. Oh, tatlong active. Yung 9 na yun, bago nag-graduate lahat, after 3 weeks, magiging 18. Magiging 18,000 siya. Eh, nangyari naman, nakakuha naman yung 18 na ano na... Sa umpisa, naibigay. Sa umpisa. Tapos siyempre, maganda yung ano, naingaan yung kaming mga ano, dinagdagan namin. Napakalamang walang lisensya sa Securities and Exchange Commission ang Upwarm. Sinampahan na ng reklamong syndicated estafa sa DOJ ang 5 opisyal ng kumpanya. Nakausap ng GMA News ang presidente ng Upwarm na si Rodolfo Miranda, pero tumanggi muna siyang magbigay ng recorded na panayam sa ngayon. Gayunpaman, sinabi niyang handa niyang harapin ang issue. Ayon sa NBI, nagpapatuloy ang operasyon ng Upwarm at binago lang daw nila ang itsura at pangalan ng kanilang website. Paalala ng NBI sa publiko, huwag kumagat basta-basta sa ganitong mga scheme na kadalasang kumakalat ngayon sa Facebook. If it's too good to be true, then it probably is not. JP Soriano, nakatutok, 24 oras.